using a rice cooker. So Asahi model number RC83, 8 cups. So itong rice cooker na ito ay napaka-elegant na design. So maganda po ito. So ito po ay nagka-problema sa kanyang power, no? So tinatanong ko po yung nang may-ari kung paano yung ginamit, kaya madali siyang nag-trip yung thermal control. So most probably kapag ganito eh thermal control yung mag-shut off, no? Dahil sa sobrang init na. So sinabi ng ating ka-partners na may-ari nito na successive yung gamit niya. So pagkatapos niya nilutuan, ginagamit niya ulit diretso. So tinanggal niya yung rice sa bowl, tapos sinalita niya ulit ng ninulutuan niya ulit. So kaya siya inabot yung temperature na limit, no? So mas mainam kung gagamit tayo ng rice cooker kapag pagkatapos mo lutuan, hindi mo kaagad continue na lulutuan. So kung pwede makapag-relax siya ng 1 minute o 2 minutes o 3, so para makapag-relax naman yung temperature sa kanyang heater plate, no? So ito yung heating plate niya. So kaya po mag-break yung ano, kasi mag-automatic trip, hindi masisira yung ibang parts, no? So maganda po ito, napakagandang klaseng rice cooker ito. I-tested po ito, probin ito na brand. At saka titingnan natin yung sa loob. So non-stick po ito, non-stick. Sitro yung glass top na, yung glass cover nito. Sitro, plastic yung steamer. So ito po, sobrang gamit. Ang gamit niya, improper yung minsan yung gamit. So kapag gagamit tayo ng mga non-stick na mga bowl, coated non-stick, hindi natin pupunasan ng sponge na rough, no? Yung, dapat yung sponge na smooth lang. Dapat yung steel wool, bawal yon. Ito ginamitan niya ng sponge na yung rough, yung mas matigas yung sa ano niya, kaya siya namawala yung non-stick niya. So yun po ang mga ka-partners. So susubukan muna natin ito yung cord niya. So switch on natin to. Okay, pero wala talaga siya. So dead sea talaga, walang ilaw. So wala siyang ilaw. So buksan natin. So ito yung thermal cutoff niya.
So gamit ako ng multi-tester set ko sa times 1 range position. Para laman ko kung buo. Okay. Sula talaga siya. Patay ito. Open. Sula. So, kailangan natin palitan. Value nito. So, 15 ampere. 15 ampere. Temperature. 229 degrees Celsius. 229 degrees Celsius. Ang taas pa nito. Pa naman. So, meron na tayong pampalit. So, ito ay mas maganda hindi mataas sobra yung temperature na gagamitin para hindi masisira yung ibang parts kapag sobra sa init. Trip siya. 10 amperes lang ito ay papalit natin. Tapos, subok na natin itong thermal control na ito. So, ito yung ipapalit natin. So, ito po'y 500 watts lang. Tsaka, 8 cups lang po ito. So, okay lang naman ganun klase yung amperahe na ipapalit natin. Yun naman po yung madalas ang palit. Ating ang request na thermal control. So, ito po'y reading ng good na thermal fuse natin. So, yun po yung good reading. So, replace natin to. So, ito po sa pagdugtong natin. So, mas maganda meron tayong ganitong klaseng clip. O yung pangipit. Ganito. Pero, wala tayong ibang ma lagay. So, hindi din ito pwedeng i-solder. So, discard din na lang natin para may kabit natin. Kasi hindi pwede itong i-solder kasi sisira ito. Kasi mainit yung matanggal naman kapag i-solder kasi mainit. So, ganun lang. Nagdugtong na natin. Mas ayusin sa pag. So, yun. Hindi na yan ma tatanggal. Hindi na yan din mag-distort yan kasi iniipit natin ng bonus sa tire. Okay. Yan. Tapos,
distansya dun sa distansya sa lid para ma-detect niya kapag uber na sa init para protect. So ang gamit ko kasi ng thermal control, thermal fuse sa rice cooker. Ito po yung tagal limit ng init. Kapag sobra na yung init, automatic po ito mag-shut off para hindi masisira yung ibang parts. So protection ho ito. So hindi po dapat na ilagay sa malayo sa plate. So dapat na tamang-tama lang para makuha niya yung ma-receive niya yung tamang init ng plate, no? Para automatic siya mag-shut off katulad nito. Uubos siya sa gamit, no? Sobrahan sa gamit kaya siya nag trip off kung nag protect, no? So yun po. So hindi ibig sabihin kapag masisira yung rice cooker na lalo na na yung mga branded na klase na rice cooker tulad ganito, hindi ibig sabihin kapag masisira siya o mawawala yung power niya hindi magandang klase. So mas maganda nga yun para safety at iwas din sa sira sa ibang parts, hindi lalaki yung sira. So ito malamang maganda pa yung condition ng thermostat kasi bagong-bago pa ito. So dahil lang po sa uber gamit, successive yung gamit kaya siya nag-trip. So yun po yun lang po ang dahilan. Okay. So, itong clamp ho niya metal, so kaya siya double insulated siya para hindi magkaroon ng ground. Yung thermal fuse natin nandito nakatapat sa clamp niya. Si yung clamp nakadikit dito sa arm ng heater plate para ma-absorb niya yung init papunta dito sa thermal control. Kaya kapag sobrang init na, automatic niya ma-receive at saka ma-detect niya at saka mag-trip po ito para iwas masisira. Kasi prone ho masisira yung switch ho nito at saka yung ibang mga parts, lalo na yung mga wire, yung mga insulated wire nito kapag overheat na siya, kaya siya may protection. So mas safety ho kapag nagpapalit ho tayo, nag-aayos tayo. Ibabalik natin yung sa standard na position kung anong dikit na nakalagay yung thermal control at pati yung mga temperature hindi sobrang sa taas para ma-automatic ma-shut off kagad para pag-operate na sa gamit. So yun po. So ganun lang. So test natin kung buo ba yung linya. Close muna natin. So ito hindi na natin i-test po ito kasi siguradong okay pa itong thermostat. So, ito yung warmer. Switch sa micro switch. So yun. Napakaganda pa naman yung mga wiring siya sa loob. Wala pang nangingitim dahil sa kasi hindi pa itong bago pa lang ito.
gamit natin dito, test natin sa tester natin. Tapos, switch natin. Okay, tumaas yung enter. So, ibig sabihin, buo yung linya ng ating heater coil. So, yun po yung reading ng coil. So, good. Switch yung connection sa switch, papuntang thermal control at saka coil. Yan lang po yung angat ng sukat ng reading ng ating multitester. So, good na yung ito. Balik natin. Tapos, test, final test natin sa ating supply to 20. So, yun po. Okay. May ilaw na. So, ganun. Okay. Okay. Test natin pang 5 beses. Okay. Dito. Okay. Good. So, yun lang po mga kapartners sa ayos na to. So, so ito lang yung pinalitan natin yung thermal control kasi nag-cut to po siya. So, yun lang po sa ating mga kapartners to. Na gumagamit ng mga rice cooker eh dapat hindi gagamitin na successive kapag pagkatapos ng lutuan eh magaling naman na iparelax yung rice cooker para hindi mag-cut off yung mga thermal control kasi may limit yung na ginagamit natin siguro eh 1 minute bago gamitin ulit para makarelax naman yung init ang temperature na sa heater plate. Relax naman yung heater plate. Para hindi continue yung init, hindi aabot sa sobrang init na limit ng thermal control.